Ma'am Jen po sa atin. Nasa na ba sina Ma'am Jenny? Alam nyo, ang ating nutrition office sa pangunguna ni Ma'am Jenny, napaka-aktibo po niyan at napakaganda ng mga pinakikilalang programa sa ating lungsod, lalo na para sa ating mga kabataan. Nagtataka lang po ako nung sinabi ni Ma'am Jenny yung bansot at matataba. Nagtinginan po kayo, naghanap kayo kaagad ng maituturo. Huwag po ganun. Pero Ma'am Jenny, pero salamat sa nutrition office natin. Mga kasama sa Eco-Waste at lahat pa po ng mga environmental defender and advocates po natin, maraming salamat din po. No plastic month nga po ngayon. Ano? At sa lahat po, ano pa po ba yung, at syempre sa mga senior citizen natin, ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa mga senior citizen po natin mula sa iba't ibang barangay, hindi lang yung mga representative. Ano? Alam nyo, lagi po natin na pag-uusapan yung mga pagbabagong pinakikilala natin sa lungsod. Collective effort tayo na magpakilala ng magagandang pagbabago na pakikinabangan ng bawat isang Pasigueño. At yung isa po dyan ay binago natin yung estilo ng pag-gobyerno. Ang isa po sa simbolo po nito, yung ginagawa natin tuwing Pasko, yung Pangaskong Handog, tuwing Disyembre po, na hindi na natin dinadaan sa mga organizations, hindi na dinadaan sa mga leader, kundi diretso sa tao. Kaya sa bawat sektor, ganun din po yung iniisip natin. Pinag-iisipan natin kung paano ba natin maisasaayos o pagagandahin pa ang serbisyo ng pamahalaang lungsod natin. At isa na po siyempre sa pinaka-importanteng sektor ay ang sektor o ang grupo ng mga senior citizens. Sa totoo, noong una, medyo nagkakaproblema po tayo. May ibang grupo ng senior citizen, nagkakaaway-away, nagkakahiwalay. Sino ba nire-recognize? Sino bang dapat isali? Gusto natin inklusibong pag-gobyerno. Gusto natin kasama sila sa City Development Council. Gusto natin pagka binabalangkas natin ang budget ng para sa senior citizens. At di lang para sa senior citizens, kundi ang buong budget ng lungsod ng Pasig. Pag nandidisenyo tayo ng mga programa hanggang sa implementasyon, evaluasyon, gusto natin siyempre kasama ang bawat sektor. Kasama po ang mga senior citizens natin. Kaya nag-usap po kami ng City Council po, ang iba't ibang grupo ng senior citizen. At ito po, meron po tayong naisip sa tulong ni Councilor Pao Santiago. Inamendahan po natin ang ating Senior Citizen Code at ito po yung nakita natin na framework. Ito yung nakita natin na bagong mekanismo kung saan mas inklusibo po tayo. Hindi po yung kung sino lang yung malakas sa mayor o kung sino yung kaibigan ng mayor, kundi lahat ay kasama. Dito po sa pagpili ng Senior Citizen Representative, first time po natin ginawa to sa ating lungsod na lahat ng senior citizen, lahat ng senior citizen sa bawat barangay ay binigyan ng karapatan na bumoto at mamili ng kanilang senior citizen representative para sa isang bago rin na elderly council natin. Ibig sabihin, kahit wala kang kakilala, kahit wala kang kagrupo, kahit di mo kakilala si ganyan o si ganto, pwede kang bumoto. At yan po, nagbutohan na po sila, namili sila ng kanilang mga representative. One per barangay po tayo. At yung bawat representative na yan, magiging elderly council po, kasama sa elderly pa, ano po tawag doon, magiging recommendatory body sa ating elderly council. Meron din silang dalawang kinatawan sa elderly council natin. At ito po, yung magiging local special body kung saan dadaan po ang lahat ng mga programa, lahat ng budget na para sa senior citizen at magkakaroon din po sila ng kinatawan sa ating City Development Council kung saan po dumadaan ang lahat naman ng programs, projects, activities, and budget ng buong lungsod Pasig. Kaya muli po sa mga senior citizen natin na nanalo bilang representative, congratulations, may you represent your barangays sa well, ano ang nagkula na pala sila. Maraming salamat po sa inyo kung nasaan man kayo ngayon. Sa inyo po lahat, muli po, Happy Pasig Day. Adjourn na po tayo. Maraming salamat po lahat.